Magandang araw mga ka-idol, ito na naman tayo ngayon. Like a Hellcat. Salamat sa pagbabalik mga idol. Dito na naman tayo. Ang ating episode ngayon ay mag-overhaul tayo ng Raider 150. Ito na, simulan na natin ang ating trabaho. Manood lang kayo para matuto. Ito na po, babaklasin natin ang kanyang crankcase sa may magneto. Hinay-hinay lang tayo. Hindi tayo nagmamadali, tamang chill lang tayo ngayon. Panoorin nyo lang kung paano biyakin yung ating Raider 150. Medyo mahirap po ito guys kasi napakarami niyang tornilyo. Ayan po, nabaklasan natin yung magneto niya. Ayan, tingnan nyo lang kung ano yung sunod na baklasin. Sundan nyo lang si Moto Idol, hindi po kayo maliligaw. Ayan, tingnan natin maigi para may matutunan tayo. Medyo matigas. Ayan po, medyo lumino yung ating camera. Kanina may langis, pinunasan ko konti. Ayan, tirahin na natin ang kanyang head. Ayan po, napakaraming tornilyo niyan. Isa-isa lang natin siyang tatanggalin. Huwag po tayong magmamadali guys, baka madisgrasya lang ating motor. Dahan-dahan lang tayo, hindi tayo nakikipagkarera. Chill lang tayo guys, chill. Tunayin natin yung apat na tornilyo sa kanyang head. Ayan, dahan-dahan lang. Hindi naman tayo nagmamadali. Ayan po, ingatan natin yung mga gasket, baka magkanda putol. Ibabalik pa natin yan guys. Ganyan po si Moto Idol, hindi po nagdi-demand ng maraming palitin pag nagbiyak ng makina. Hanggat kaya pang ibalik, ibalik natin yan, sayang naman. Mahal din po yung gasket dyan sa head guys, nasa 250 to 300 pesos. Sayang naman po, kaya makakatipid po ng malaki kapag iingatan natin. Yan, napakaraming tornilyo, baklasin natin lahat yung nasa ulo niya. Ayan, ilagay lang natin siya sa isang lagayan para hindi tayo malilito. Bawat parts ng motor, gilid, kaliwang gilid, kanang gilid, ibukod natin ang tornilyo kung hindi natin kabisado para hindi tayo maliligaw. Ayan na po, nakita nyo naman. Napakarami yan, nakakalito po, pero sundan nyo lang si Moto Idol. Hindi po kayo maliligaw. Kung nabitin pa kayo sa video, uulitin natin yan. Ayan, napakatigas po nyan. Kasama na po yung paa. Ayan, humihirit po si Moto Idol ng tagahawak. Napakatigas po niyang tornilyo dyan. First time po itong mabaklas ng motor na to guys. Nasa 5 years na yung motor na to. Kaya medyo matigas na. May mga kalawang na yung kanyang mga dawel. Sige lang po, tuloy lang sa panonood para matuto. Ayan, yung mga tornilyo dyan. Napaka-importante pa. Unahin natin yan. Yung limang tornilyo na digis sa base tsaka sa gitna ng block tsaka head, unahin po natin yun. Pag nakalimutan natin yun guys, hindi po mababaklas yan. Yan po ang unahin natin guys, kasi pag inuna natin tanggalin yung apat na stud, lalo hong titigas yan kasi aangat ng konti yan pag niluwagan natin yung stud. Kaya kailangan unahin natin yan, maliliit, paiwas disgrasya na rin. Mapipingas kasi yan guys pag napasobra ng sikwat. Ayan, tuloy lang. Inayos ko yung camera. Medyo malayo. Ayan po. Tuloy lang sa ating trabaho. Hindi po tayo nagmamadali, guys. Chill-chill lang tayo. Nag-overhaul ng makina. Ayan po. Ang sira po nito, guys, ay connecting rod tsaka yung dalawang side bearing. Medyo maingay na po pag binibirit. Pag minor guys, normal lang, pero pag binibirit may ingay na po siya. E medyo masilan po yung may-ari, kaya kailangan pong gawin. Palitan po natin yung sira. Mayroon po itong part to guys kung paano naman natin siya buuhin. Ito pong part 1 ay paano po siya baklasin. Sundan nyo lang yung video ni Moto Idol guys. Ayan, ingatan natin yung kanyang chain guide. Napakahaba po niyan, baka maputol. Ayan po. Konting pukpuk lang, baka maisalba pa natin yung kanyang mga gasket. Pero pag naputol guys, wala po tayong magagawa. Papalitan po natin ng bago yan. Pero hanggat maaari, wag natin putulin. Sayang naman.
Yung ibang mekaniko, pag biyak na makina, automatic palit ng gasket overhauling. Si Moto Idol, hindi po ganyan, guys. Hanggat kayang isalba yung gasket, isalba natin para makatipid naman yung ating mga ka-idol dyan. Huwag nang mag-demand ng maraming gastos. Kawawa naman yung customer. Ayan po, medyo matigas kasi kinakalawang na yung mga dawel niya. Dahan-dahanin natin. Yung gasket din, iniingatan din po natin. Ayan po, ayan, napunit talaga yung gasket. Wala tayong magagawa, guys. Papalitan talaga yan pag napunit. At least ginawa natin ang best natin, guys. Ayan, kasunod natin baklasin yung kanyang lock ng piston pin. Ayan po, dahan-dahan para hindi matumalsik. Pag tumalsik yan, mahirapan na po tayong hanapin. Ayan po, tanggal na po yung piston. Itabi lang natin ng maigi. Sunod natin baklasin ay kanyang crankcase dyan sa clutch housing at saka yung kanyang clutch housing. Madali lang po magbaklas nyan, guys, kasi mayroon tayong impact drive. Ayan po. Baklasin lang natin yung mga lahat ng tornilyo na nakikita natin sa gilid. Ayan. Ibukod lang din po natin yung mga tornilyo pag hindi natin kabisado. Pag kabisado naman, guys, walang problema kahit pag halo-haloin natin. Pero mas maigi na yung ibukod-bukod natin ng lagayan para mas mabilis nating ibalik. Huwag nang halu-haluin para iwas palit-palit. Baka magkapalit yan, magkandalos thread yan pagbitin. Kailangan po talaga ng saktuhan ang pagbabalik. Ayan po. Napakalinis. Napakalinis ng makina. Ang gamit niya pong langis nito, guys, ay yung Castrol Power 1. Napakalinis po sa makina niyan. Dati pa yung gamit namin na langis. Castrol Power 1. Advertising, guys. Castrol, baka naman. Sa totoo lang, ayan po yung talagang isa sa magandang langis. Hindi ko naman sinasabing pinakamagandang langis. Yan po yung isa sa magandang langis na nakikita ko. Malinis po siya sa makina, guys. Nakita nyo naman gaano kalinis yung loob ng makina. Pag gumamit kayo kung ano-anong langis lang, iwan ko lang yung makina nyo. Pagbukas nyo na yun, guys, nako, may putik na yan sa loob. Pero yung Castrol Power 1, kita nyo naman, gaano kalinis yan. Yan po, guys, yung number po ng tornilyo, 22mm yung tornilyo nyan. At saka yung kabila po, guys, yun po yung na, lagi nating tatandaan. Baliktad po ang ikot ng kabilang tornilyo nyan, guys. Counterclock po ang ikot nyang kabilang tornilyo. Yung sa sigunyal, guys, baliktad po ang ikot nyan. Kaya wag po tayong malito, ha. Ayan po ang una kong ikot, paluwag, counterclock pala. Medyo nagkamali tayo, pero okay lang. At least naayos natin. Ayan po, medyo matigas siya. Baliktad pala yung ikot sa kabilang tornilyo. Napansin ko lang bandang huli. Ayan po. Ayan na po. Counterclock pala, kaya pala nahirapan si Moto Idol kanina. Counterclock ang ikot niyan, guys. Yung tornilyo sa sigunyal, baliktad po yung ikot. Yung higpit po, paluwag. Yung paluwag po, pahigpit. Ayan na po, tanggal niya na po natin. Ilagay lang natin siya ng tamang lagayan para hindi po tayo malito sa pagbalik niyan. Mahirap naman, baka mamaya magaya kayo sa mga tropa kong mekaniko dyan. Hindi na maibalik yung makina. Dinadala nila sa akin, nakasilid na sa sako. Paano naman yan? Ganyan po yung ibang tropa, guys. Baklas na ng baklas, hindi na kayang ibalik. Wala ang problema yan. Dalhin nyo kay Moto Idol. Ako magbubuo yan. Kahit isilid nyo sa sako yan, guys, kaya ni Moto Idol ibalik yan. Ayan po, ang lakas ng kamay ni Moto Idol. Ginawang martilyo. Ang lupit mo, Moto Idol. Grabe na kamay yan. Ayan po, ipupuler natin yung kanyang magneto. Ayan, medyo may mali po sa puler natin. Magpalit tayo ng puler. Ayan po. Ayan, tanggal na. Bilis lang. Tuloy lang sa panunod, guys, para matuto. Yan lang po ang pag-overhaul ng rider. Madali lang po tingnan. Pag ginawa, guys, kailangan na may kompletong knowledge tayo dyan. Hindi po basta-basta pinapakailaman yung makina.
Baka mamaya, pag assemble nyo yan, imbis na 6-speed yan, nagiging 4-speed na lang yan. Baka maawain tayo ng customer. 6-speed po yung Raider, guys. Baka pag pinakailaman natin yan, tatlo na lang yung cambio nyan. Paano yan? Atras Avante, tsaka isang neutral. Mayayari tayo dyan. Kailangan, bago tayo magbaklas ng makina, kabisaduhin muna natin yung video ni Moto Idol para hindi tayo malugi. Hindi tayo aawain ng customer. Yan po yata ang pinakamahirap sa mga maliliit na motor, guys, yung Raider 150. Napakaraming tornilyo, napakaraming pyesa. Di po basta-basta, napakaraming timing. May timing pa po yung compression release niya, may timing pa po yung balancer niya. Ang dami pong timing niyan, guys. May timing pa yung camshaft. Kaya di po basta-basta mag overhaul ng Raider 150. Ayan po, guys, abangan nyo po ang part 2 nito. Magkakaroon po tayo ng part 2. Yun pong pagbubuo. Itong part 1 po yung pagbabaklas. Hindi po pwedeng pagsamahin natin lahat, guys, kasi sobrang haba po noon. Naabot po tayo ng isang oras. Baka aantukin yung mga viewers natin pag 1 hour yung video. Tama na po tong mga ganito lang kahaba. Hindi po ito nakapas forward ng mabilisan, guys. Chill-chill lang po tayo na gumawa ng motor. Huwag naman pong masyadong mabilis. Hindi na po matututo yung mga viewers natin. Kailangan chill-chill lang tayo. Hindi naman tayo nangangarera. Tamang gawa lang tayo, guys. Huwag na nating gayahin yung mga mabilis na mekaniko. Mabilis naman din bumigay yung ginawa. Wala din. Chill-chill lang tayo. Ayan, konting pokpok. Titingnan natin yung bubuka kung sa alim parts. Baka may naiwan pang tornilyo. Hindi po tayo perfecto, guys. Tao lang po tayo. Ayan po. Wala naman ang tornilyong naiwan. Kaso nga lang, may dowel na dumikit. Hindi po maiiwasan yan, guys. Lalo na medyo matagal na po yung motor natin na hindi nagalaw. Yung mga dowel po nyan, ginalawang na po yung ilalim. Kaya medyo matigas po baklasin. Yan po ang sekreto nyan, guys. Pagmasdan lang natin yung paikot ng makina. Kung alin yung bubuka, yun yung walang kalawang yung dowel. Yung ayaw talagang bumuka, may kalawang yan, guys. Konting alog lang natin, konting pokpok. Gawa natin ng paraan kung anong diskarte. Ayan po, pinakamainam na diskarte. Sikwatin natin yung bearing niya sa gitna. Wala naman pong madadamage yan, guys. Pasukan lang natin siya ng panikwat ng gulong. Bubuka at bubuka yan. Kasi dumikit na po yung dowel niya dyan banda. Sa kabilang side, walang problema. Dito sa kabilang side, ayaw talagang bumuka. Wala ng tornilyo, kaso nga lang, yung dowel, yung tinatawag nilang dowel, yung bakal, yung pinaka-guide sa ating makina, sa gitna, dumikit na po sa tagal po ng panahon. Kinalawang na po, nagbara na po sa loob, kaya kailangan po nating baklasin. Kailangan nating gawa ng paraan. Ayan po, sikwat lang, Moto Idol. Ayan, galit na yata si Moto Idol, ang lakas na ng palo, joke lang. Dahan-dahan lang yan, guys. Kontrolado naman natin yung makina, yung kapal niya na hindi mababasag. Hindi naman po baguhan si Moto Idol, guys. Napakatagal na po natin nag-overhaul ng makina. Walang problema yan. Kahit mabasag yan, papalitan ni Moto Idol ng bago yan. Ganyan po kasi magpagawa kay Moto Idol. Kahit buong motor pa yan, kayang palitan yan. Hindi katulad sa ibang mekaniko, wala nga sariling motor. Paano siya magpalit ng motor? Hindi naman sa pag-aano, guys, dapat practical din tayo kung magpagawa na lang tayo yung doon natin ipagkatiwala sa may kakayahang magbayad kung sakaling madisgrasya yung unit. Huwag na tayong padalos-dalos, guys. Mahirap magtiwala sa panahon ngayon. Baka suri ang ibabayad sa inyo pag na-damage yung motor nyo. Dito kay Moto Idol, guys, kayang palitan ng bago yan. Hindi naman tayo mayaman, at least alam natin ang ginagawa natin. Ayan po, hiwalay na po yung makina natin. We almost done na po. Ayan po, tapos na po tayo sa pagbaklas ng makina, guys. Abangan nyo po ang part 2 at huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para updated kayo sa susunod nating video. Pakipindot lang yung notification bell. Salamat mga ka-idol! Babush!